Hello, magandang umaga po. Medyo maulan po ang panahon natin ngayon, guys. Kasi mayroon daw tayong LPE ngayon. At ngayon sana ang oras ng alis namin papuwi ng Ubay kasama po sina Leoncio. Hi mga katropa. Yan. At saka sina Analyn at saka si Agaw Natoy. So magbabaan lang po sila. Samantalang kami po ay mababasa kasi magmo-motorsiklo lang po kami. Ayan, nagkatawa po si katropang Leoncio. Po, pauwi na sana ako kasi mababasa tayo. Ayan guys, kahit lumilipad yung dalawang bahay ni Leoncio, pero ayan, nakatawa pa rin siya. Mga katropa, para kawala sa stress ba? Para hindi mga kumandang ano, dalaga. Dalaga. Ito, so ini palagay namin hindi talaga ito titila kasi LPE nga. So umuulan siya ng tawag sa Tagalog na 20 Celsius. It's raining cats and dog. Ayan po, umuulan po siya. So mahirapan po tayong umuwi sa Ubay. At medyo nag-alala na rin po kami sa mga bata kasi iniwan namin po sila doon sa manugang namin. So, sa magulang ni Christine. At hindi ko rin alam kung ano po ang ulam nila kasi wala kami doon at wala din po silang masasakyan papunta ng Ubay para bumili ng mga ulam. So, ito guys, siguro kahit umuulan ay mapipilitan po talaga kami na umuwi na. Di bali na po mabasa, basta makauwi lang kasi yung mga bata. At kahapon nga pala, naibigay na po namin kay Analyn at saka kay Nanay po rin yung blessing na galing po kay Tita Heart para sa kanila. At kung papala rin po, ay makauwi kami ng maaga para naman pupunta kami doon sa Tuburan. So, ayan, medyo masama po yung panahon ngayon. Kala namin may panibagong bagyo na naman pero LPE lang pala. Ayok namin magkaroon sa bagyo. Kanina guys, nakatawa itong si Trupang ngayon parang tulala. Tulala, nakakaisip sa ano, sa matutulugan at nakatingin siya dito guys, sa, ano, may mga halo black. Balak niyang bumili ng maraming halubog. So, ito na po guys. Lahat po ay nakahanda na papunta ng Kuburan. Ayan, si Nanay Loring. At saka si Analyn. Dito si Nanay Puring, maiiwan lang dito. Ayan, dito lang sila. Ngayon, ready na po lahat. Naka-impake na. Ang problema na lang natin ngayon ay yung ulan. So, sila, hindi sila mabasa kasi may tricycle po sila. Sigurado ako na ako lang po yung mababasa. Pero dadaan muna kami doon sa Bicyo para bibili ng raincoat. So importante din po kasi na may raincoat kami. Lalo-lalo na doon sa bahay kasi madalas po umulan ngayon. May low pressure po ang Bohol. Ayan. So, ito na. Pinanda na po ni Agaw Natoy yung tricycle nila. At ako naman, ayan, pack up na din po yung bagahe ko. So, ito, kita-kita na lang po tayo doon sa Ubay. Pero dadaan muna tayo guys ng kuan, Bicyo. Bibili tayo ng dalawang raincoat. Yung mumurahin lang siguro. May iba, baka may barbecue doon. Bibili tayo ng barbecue sa Bicyo. So guys, dito na po kami sa plaza ng Tagilaran. Ito, nakabili na po kami ng dalawang ikot. So guys, isa po kami. Isa kami ni Dante. So ito, pupunta kami ngayon sa dadaan muna kami siguro ng Valencia. Para kaming nakapipili po kami. Ito po, ito may maraming pila. Ayan, para kami ano, maulan talaga.
Nag-almusal na rin. Oh, wala pa kaming almusal. So, mamaya guys, kita-kita na tayo doon sa tuburan. Ngayon po ay pauwi na po kami at nagkita lang po kami ni La Junjun kasi nagpa-signal kami dito saka nag-upload din si Danting. Nakita namin Junjun palakad-lakas kaya tinawag namin. So nandito kami sa May Plaza. Iwan ko kung ano hinahanap ni Junjun. Hanap ko ng ano, generator. Wow, sabi namin ni bigyan kami ng generator. Kitae? Walang generator, mayroong eskeleton. Ito, maghanap din kami ng makakainan. Ililibre kami ni Jojo. Maghanap kami ng makakainan kasi tanghali na para makauwi na po kami doon sa Ubay. So, kita-kita po tayo sa tuburan, guys. Gulong, sana meron kaming mahanap dito guys kasi oh nabiyak talaga yung gulong namin. Ayan, doon pa lang kami sa Duiro, nabiyak na yung gulong namin. Saan na natupong wala daw, mayroon silang gulong pero hindi, wala silang pahangin. Wala ila yung magpahangin ka dire pa. So muna na to pa, makaabot ka tag-Ubay na pa. So dito kami sa kabilang tindahan, yung nagtitinda ng mga gulong. Doon sa kabila, wala silang pahangin. So dito na lang kami. Ang hirap ng ganito guys. Dala to. Ano itong motor dire? Oh. Ito lang na guys, nang padagan si Dan Timbang. Ang layo pa ng doon pa kami sa Duiro, wala nang gulong. Wasak na yung gulong namin. So nagdahan-dahan na lang kami kanina. Kaya ayan ito, nakahanap kami ng tindahan ng mga gulong. So dito kami sa may nahanap po kaming tindahan ng mga motor, mga parts ng motor. So dito kami nagpapahangin. Kasi walang pahangin dun sa kabila na binila namin. Kaya ito, thank you naman talaga Lord dahil makakita rin kami ng nagtitinda ng mga gulong. Kanina as in talagang natatakot na talaga ako kasi malayo pa yung biyahe namin. At yung gulong namin wasak na. So niran flat na lang namin yung gulong namin kanina galing pa sa Duiro. Ayan po guys, ayan, tinagal na po nila ni Kuya yung gulong. Buti na lang, nakarating pa kami dito sa Gindulman. So, ayan, papalitan din ni Dante yung sa clutch niya kasi ang tigas ng clutch. Ang hirap na pong ipihit yung clutch. Kaya, binila na lang din ni Dante ng clutch.
dito malaki yung ano nila. May generator po sila dito. Nilagay na nila yung gulong. That is, meron na po kami ano, hindi na po kami matatakot magpapatakbo ng motor. Eh, nailagay na po yung gulong. Hello mga kapamilya, magandang umaga po. At kahapon po kami nakarating dito galing ng Tagbilaran. At ito po ang sitwasyon ng bahay namin ngayon kung saan po kami natutulog. So ayan. So ito po guys yung nangyari dito sa loob. Wala kasi yung mga bubong at saka itong mga pintuan namin ay wasak din po. So pagkakasiyahin na lang po namin itong budget ng bahay namin, siguro ang unahin namin ay yung bubong kasi ito yung pinaka-importante lalo na ngayon na palaging umuulan. So ayan po, wasak na wasak po yung mga bubong namin at yung mga kahoy niya ay nababali. So kailangan lang namin siguro dito ay kahoy na lang muna ang gagamitin namin kasi pag mag-steel truss pa kami, wala ding kurente, tapos baka magkulang kami sa budget. Ayan po. Ito po yung unahan ng kwarto namin. Ayan. Wasak na wasak po yung wall ng kwarto namin. Pati yung mga ano, windows. So, ayan guys. So, unahin muna natin yung bubong. Yun po ang importante. Gusto sana namin itong mapalitan, itong mga poste. Kasi ito po yung dahilan kung bakit nawawasak yung mga hollow block kasi umuuga po siya pag malakas yung hangin. Ayan, wasak na wasak po. So kailangan po itong palitan. Babakbakin ito. Palitan ng bagong hollow block. At saka itong mga windows ipare-repair na lang namin. Gusto sana namin itong itrasis. Kaso mas importante talaga na mabubungan lahat. Baka magka kulang po kami sa budget. So unahin sana namin ito. Yung mga poste dapat sana ay maging solid na ito na simento. At hinihintay na lang po natin si Christine. Dahil pupunta po kami ng Ubay, siguro dadaanan namin yung bahay ni Gina at saka ni Abit para maibigay din po namin yung tulong na ipinamigay ni Tita Harp Ganda para sa kanila. So ayan guys, dumating na po kami dito sa bahay ni Abit. Ayong udto. Nandito po si Agawdo niya sa kasi Abe. At ito, dapat po sana namin ito ibigay yung tulong para sa kanila kaso nagkabirya yung motorsiklo namin. Nagputukan kami ng gulong at naghahanap pa kami ng mapagbilhan ng bagong gulong. So ito, ngayon lang namin inihatid kasi tulad ng nangyari kahapon, medyo maulan din po yung panahon ngayon. Ayan si Abit, ibigay po natin yung kunting tulong na galing kay Tita Heart Ganda na 5,000 pesos. Thank you. So hindi na po kami magtatagal. At mayroon pa po kami pupuntahan. Bye Gaw! Bye Gaw! So ito po yung 5,000 ni Ate Beth. Para kay Ate Beth daw. Yung para sa kanilang salamat sa inyong lahat. Tayo. Ayan, pakibilang na lang. So, nibilang po ni Ate Beth yung 5,000 para sa kanila. 5. Maraming salamat in my heart sa tulong nyo. Maka ano na kami. Dagdag bili na kami ng ito ay pagkupang nag na mga gani sa gani ha po inyo rin na wala kami dili may kato gabi na to may nga grabing basa na mo ako na mga window buwak lagi
No, bitaw nga. Gabi, nipatong na lang ganyan tayo, Miss Lamisa. Dito rami natuog ni Dante. Paglingkoy, tuwa sa uwan, ahiga na po. Doon niya, huwag na po yung mga basak, mga kamong. Oh, nangitlog na. Ito guys. Maraming salamat. Natapos na po kami dito. At ayan, nag-upisa na po umulan. So, pupunta muna kami doon sa bahay ni na Gina, yung pinsan ni Ate Abit. So, kumustahin po natin yung bahay nila. At saka ibigay din po natin yung kunting ayuda para sa kanila. So yung ibibigay natin sa kanila ay 10,000 pesos kasi wasak na wasak po yung bahay nila. So ito guys, nandito na po tayo sa bahay ni Ate Gina, yung pinsan ni Ate Bet. So ganito po, ito po yung nangyari sa bahay nila, wasak na wasak po. At ito si Ate Gina. So ito yung bahay nila. Nawawasak po yung bahay nila. Katulad sa amin, wala din kaming matutulogan. So ito guys si Ate Gina. Ito po. Natatrabaho po siya sa barangay bilang sa BHW. Barangay health workers po siya dito sa aming barangay. So ito po yung nangyari sa kanilang bahay. Wasak na wasak. At ito, katulad pa rin ng kanina. Kahit maulan, nandito po tayo para may pahatid po yung ating tulong para sa kanila. So bibigyan po natin si Ate Gina ng 10,000 pesos galing kay Tita Heart Ganda. Hello to. Hello po. Musta po? Ate Ganda. Ayan po. Anak po siya ng ninong at ninang ko. Umiyak na po si Ate Gina. Kasi hindi niya akalain na ngayong umaga may magbibigay po sa kanya. Tulong. Ayan po guys. Yung nangyari sa kanilang bahay. Salamat po, Ate Ganda. Ayan po, salamat po siya ni Tita Heart Ganda. Ito po, tita, yung nangyari sa kanilang bahay. So, light materials lang po, kaya madali pong mabuwal. So, ayan si Christine, at ibibigay na po niya yung 10,000 pesos galing kay Tita Heart Ganda. Pakibilang na lang, Ate Gina. Salamat po, Ate Ganda. Ito po, salamat po sa tulong niyo po, Ate Ganda. Hindi po kalain magkatanggap ako ng tulong galing sa inyo, Ate Ganda. Salamat po. Ayan po. Na so nakikisabay po guys yung bahay namin, Ate Ganda, salamat po. Ulan. Umiiyak po din ang langit para sa kanila. Salamat po, Ate Ganda, sa tulong niyo po. Malalaki na po itong tulong sa inyo po, sa amin. Salamat lang tayo salamat dahil meron po ding naaawa sa atin. Kahit marami po salamat. Kunting ano lang. Pero dako na lang yun, dako na lang tabang na. Tabang ano, palit kong tindog para makakuan lang sam. So, yan guys. Yung uunahin talaga ni Ate Gina ay yung bubong talaga. Katulad lang sa amin, yung bubong po ang pinaka-importante. Dahil pag wala pong bubong ang bahay, ito, ganito, wala tayong matutulogan. Kami, para kami manok natutulog kagabi kasi umuulan guys. So, hindi na po tayo magpa-ano. Practical na po tayo, hindi na tayo magpapaganda pa ng bahay. Yung sa amin, ang gagawin na lang namin ay yung kahoy na lang kasi yun po ang makakaya ng budget natin. Ang importante po, may bubong yung bahay namin at ito po yung bahay po ni Ate Gina. So ayan guys, at pupunta po na kami ng Ubay para bumili po ng mga pagkain na kakailangan din po namin. At nakita po natin dito si ano, Ate Gina, na talagang umiiyak siya kasi hindi niya akalain, akala niya ano, bumibisita lang kami ni Christine dito, pero hindi niya alam na meron pala siyang matatanggap na tulong na galing kay Tita Heart Ganda. Ayan. Thank you so much. Thank you so much talaga, Ate Ganda. Tita Heart. Ayan, tita. Marami na pong tulong sa amin. Kita niyo po, umiiyak po siya at umiiyak din po ang langit. So, ito kami ngayon. Basa din po kami. Katulad ni Ate Gina. Kahit umulan guys, sinahatid pa rin namin yung mga tulong na galing po kay Tita Heart. So wala po sa amin kahit mababasa po kami. So ngayon pupunta na kami sa Ubay para makapag
makabili na po kami ng aming pangnanghalian o mga pagkain na pwede namin gagamitin. Sige po. Salamat. Maraming salamat po, Ate Ganda. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye. Sige na. Thank you so much. Salamat. Sige, te. Sige. Ayan po. Nagpa-charge din sa papatikyo? So, ayan guys. At aalis na muna kami. Pupunta muna kami ng Ubay. Medyo hindi po kami nagtatagal kasi marami pa po kaming lalakarin. At pipilitin po namin na ngayong araw na ito ay matatapos na po namin lahat na ibigay yung mga tulong na galing kay Tita Heart Ganda. So baka mamaya or bukas ay pupunta naman tayo doon sa ano, sa Tuburan para doon naman tayo mamahagi ng tulong na galing po sa ating butihin na si Tita Heart Ganda. Ayan po guys, wala po siyang pinipili. Hindi po siya namimili ng kanyang binibigyan. So, kita-kita na lang tayo mamaya pag ano, maganda yung panahon. Kasi sa ngayon, umuulan po at kailangan din po namin na pumunta muna ng Ubay para bumibili din po kami ng mga kailanganin namin katulad ng mga ulam. Kasi wala kaming ulam, kagabi pa wala kaming ulam. So kanina, naglulugaw lang po kami at saka may itlog. Ayan. Mahirapan din po doon sa palengke ng Ubay yung ano, isda, walang isda. Kasi walang yelo, walang kuryente, apektado po lahat pati gasolina. So pupunta muna kami mga kapamilya doon sa ano, Ubay para bibili ng pagkain. Thank you. Thank you, Tegina. Thank you, Dom. Yan, papasalamat, Tegina. Hello, mga kapamilya. Nandito na po kami sa Ubay. Gali po tayo kanina sa bahay ni na Ate Gina at ni Ate Bit. At ngayon, dito sa Ubay ay nagpa-reserve po tayo ng 6 na kaban ng bigas. So, 6 na sako po na bigas. So, napakamahal po ng mga bigas ngayon dito. Yung pinakamura nila is 2,100. So, nagpa-reserve po kami ng 6 na sako. Yun po ay para ipamahagi po natin doon sa mga tao na nawalan ng bahay. Yung mga nawalan lang po ng bahay ay bibigyan po natin ng bigas. So ito po ay galing kay Tita Heart Ganda. At ngayon naman guys ay pauwi na po kami para naman ma-prepare po namin yung mga kakailanganin natin doon. At saka ano, yung bigas nga pala ay babalikan pa namin dito. Kasi wala pong masasakyan. So kailangan pa namin ikabit uli yung tangkal ni Papa. So si Christine nandito sa kwan, sa likuran ko. Pahirapan dito sa bigas dito sa Ubay guys. So ayan guys, hanggang dito na lamang po kami at update na lang po kayo sa susunod namin na mga lakad. Siguro bukas na lang siguro kami pupunta doon sa Tuburan para ipamahagi din yung mga kunting ayuda para sa mga nasalanta ng bagyo doon. So maraming salamat po at sa mga subscriber din namin. Maraming salamat sa inyong suporta at sana po lahat tayo ay makabangon sa ating naranasan ngayon na bagyong Odette. So yan po guys, maraming salamat at God bless po sa ating lahat.